tayo na po yung magsimula sa ating pagsamba sa umagang ito sa ating Panginoon. Bago po tayo dumako sa ating panalangin, basahin po muna natin ang salita ng Panginoon na manggagaling sa Aklat ng Mga Awit, chapter 66, verse 1 to 4. Sabi po dito, "Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya at luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway. Dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila." Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po, Ikaw ang Diyos na dakila, makapangyarihan at buhay na Diyos. Lord, kinikilala ka namin na Ikaw ang aming kataas-taasang Diyos na nakaluklok dyan sa iyong trono sa langit, magpawalang hanggan, Panginoon. Kaya Ikaw po ay patuloy ka naming pupurihin, dakilain at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Kaya dahil karapat dapat, Panginoon, natupanggap ka, O Diyos, ng aming mga pagpupuri at lahat ng mga kaluwalhatian, O God. Salamat po sa umagang ito, sa opportunity muli, Lord, na binigay mo sa bawat isa sa amin na makadako dito sa iyong bahay-sambahan upang kami ay sama-samang sumamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na mayroon kami. Salamat, Lord, sa buhay, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Ikaw ang may hawak ng aming mga buhay. Ikaw ang may control ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya kami po ay patuloy na sumasamba sa iyo. Kinikilala ka namin na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may takda ng lahat ng bagay, Ama. Lord, nagpapakumbaba din po kami, Panginoon, at humihingi po kami ng kapatawaran, Ama, sa lahat ng aming mga kasalanan na nagagawa sa iyo sa araw-araw ng aming mga buhay. Hindi lingid sa iyo, Panginoon, ang aming mga ginagawa. Nakikita mo po kami. Kaya kami po, Panginoon, ay isinusuko namin anumang mga karumihan na maging hadlang, Panginoon, sa aming pagsamba sa iyo sa umagang ito, Ama. Dalangin po namin ang paglilinis mo po ng aming mga puso, ng aming mga kaisipan, ng aming buong pagkatao upang maging karapat dapat po ang aming pagsamba sa iyo. At ang aming gagawing pagsamba nawa, O Diyos, ay maging mabangong samyo diyan sa iyong trono, Ama. Nais ka namin purihin, nais ka namin pasalamatan, O God, sa umagang ito, O Diyos, kaya pagindapatin mo po kami. Lord, pinagkatiwala din po namin ang mga leaders na iyong gagamitin sa umagang ito, ang mga mangunguna sa aming pagsamba. Lord, tulungan mo po sila, gabayan mo po sila, at ibaba mo po sila upang Ikaw po ang maitaas namin, Panginoon. Maging ang tagapagatid ng mga mensahe mo, ang aming Pastor Joseph, tulungan mo rin po siya, puspusin mo ng kapangyarihan mo, ng karunungan na nagmumula sa iyo. At ang mga salita mo po, Panginoon, maihayag niya ng maayos, ng malinaw, at may kapangyarihan na tumimo sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Lord, sa aming paglabas sa iyong bahay-sambahan, baon-baon namin ang mga katotohanan ito na kung aming susundin, ito ang magpapalaya sa bawat isa sa amin. At Lord, maging gabay din po namin ito sa aming pang-araw-araw ng aming mga buhay. Ama, salamat po, Panginoon, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Samahan mo po kami, pangunahan mo po kami, Panginoon, at dinideklara namin, O Diyos, ang iyong katagumpayan, ang gawaing ito, Panginoon, dahil Ikaw po, Panginoon, ang aming tagumpay, Ama. Hayaan mo po ang kapangyarihan ng banal ni Espiritu ang siyang patuloy na maranasan ng bawat isa. Samahan mo po kami at Ikaw po, Panginoon, ang mahayag namin, ang maitaas namin at ang maparangalan namin. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng panalangin ito na ipagpapasalamat, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so magandang umaga po sa bawat isa. Pwede pa pakibati yung mga katabi nyo ng good morning. And masaya ako kasi nakita muli kita after isang buong linggo na naman na dumating sa ating mga buhay. Amen? So tayo ay mapalad ngayon na nandito tayo sa Iglesia ng ating Panginoon upang magpuri. Ating palakpakan natin, Panginoon. Ihanda ang ating mga boses para siya'y dakilain at purihin.
Amen. Let's sing a lift my voice. I lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Sing ever I. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, till my soul to you remains. Only you will I adore. Sing once again. I lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, till my soul to you remains. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world, for the world will fade away, till my soul to you remains. Only you will I adore. Sing all together. Oh, I love you always. Just declare our love to the Lord. Oh, I love you. So love you, Lord. Oh, I love you always. Oh, I love you. Will sing, glorify your holy name, Lord. My Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still a silent song which to you remains. And to you remains. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remain. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord.
only you will answer, for the world will fade away. Sail my song to your remains, only you will I adore, only you will I adore, only you will I adore. Let's praise the Lord. Let's continue to lift our voices to glorify holy, the holy name of the Lord. Let's sing. So we will worship you for who you are. Let's continue to clap our hands. So we stand here, our God. Together. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Yes, oh God. Continue to get up hands. We're standing here in your presence, our God. Let's sing once again, standing here. We're standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. God, we worship you for who you are. We're standing here, glorifying, holding in front of us. Just remain so secure. My soul secure, your promise sure, your love endures always. Amen. Continue to sing to the Lord. My soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures
continue to sing to the Lord. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Let's give our hands to the Lord. And we will worship you for who you are, Lord. And for the world will fade away, still our song and soul to you remains. Amen. Let's continue to sing to the Lord. Truly, if we are not able, God is able. In every circumstances that we experience, any test, challenges, He is able. Yes, sir, God. Let's sing this with also your heart, praying for the Lord. Yes, sir, God. God is able, and He will never fail. He is almighty God, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things, lifted up, He defeated the grave, raised to life. In His name we overcome, for the Lord our God is able. Yes, Lord God, truly You are able. Hallelujah. Sing all together. God is with us, God is on our side, He will make a way. Far above all we know, far above all we hope, He has done great things, lifted up, defeated the grave, raised to declare in His name we overcome, for the Lord our God is able. Lifted up, defeated the grave, raised to life, our God is able. In His name we overcome, for the Lord our God is able. Yeah. Oh, truly You are able, Lord God. Through Your name, we actually overcome, Lord God. Thank You, Lord God, for everything. I know You are always with us, Lord God. Let's continue to sing to the Lord. Let's declare God is with us. Hallelujah. God is with us, and He will go before. He will never leave us. Glory to God. He will never leave us. God is for us, and He has open arms. He'll never fail us.
God is for us, and He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up, defeated the grave, raised to life. In His holy name, Jesus. In His name, we overcome. For the Lord, our God, is able. Lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name. Author of salvation, Lord God. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. Amen. Our God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. And conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine the light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine the light and let the whole world see.
dear God. Let's give our hands to the Lord. Truly, na truly, Panginoon, you already conquered the grave. Again, for this world will fade away, still you remains, Panginoon. Tunay nga na shine your light in each and every one of us, dear God. Let your presence be with us, Panginoon, throughout this day, throughout our lives, Panginoon. Tunay nga na you are mighty safe. You overcome the grave, Lord God, because you are great, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Thank you very much, Lord, for the whole week, for always guiding us, Panginoon, for never leaving us nor forsaking us, Panginoon. Truly, you are the God who is alive forever and ever. Thank you, Lord God, for everything. We give you back all the glory, all the praises. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say amen. Let's clap our hands to the Lord. Thank you, Lord, very much, Lord God. To God be the glory. Sige po, sama-sama tayong magpasalamat sa Panginoon ngayong umaga. Tunay po, O Diyos, na ikaw lamang ang aming tinataas sa umagang ito, ang iyong pangalan, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan sa buhay namin, Panginoon, ay walang hanggan. Salamat po, O Diyos, sa maraming mga bagay na sa amin na iyong pinaparanas. Salamat sa mga pagpapala, biyaya, maging sa mga pagsubok na sa amin po'y dumarating. Salamat, Panginoon, sapagkat higit na mabuti ang iyong kalooban sa aming naisin. Salamat po, Panginoon, dahil madalas higit pa sa aming inaasahan ang iyong ginagawa. At marahil, Panginoon, may mga pagkakataon hindi aming maunawaan yung iyong gawa sa buhay namin. Pero ito po ay makabubuti sa amin. Sa bandang huli, nakikita namin, Panginoon, kung gaano ka kabuti at kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa umaging ito, sa iba't ibang mga bagay na sa amin tinatangkilik, sa mga taon ng buhay, kaarawan, anibersaryo. Salamat po, O Diyos, sa pagpapala ng panibagong pagkakataon para mabuhay, ma-enjoy namin, Panginoon, yung iyong mga ginawa sa buhay namin at patuloy, Panginoon, na makasama namin ang aming mga pamilya. Salamat din sa mga kagalingan, sa karamdaman, sa kalakasan, sa panahon ng panghihina. Tunay po, O Diyos, na hindi kayang harapin o talunin ng anumang sakit ang kapangyarihan ng aming Diyos na sinasamba, sapagkat Ikaw ay higit sa anumang mga bagay sa buhay namin. Salamat din, Panginoon, sa pagtugon mo sa aming mga panalangin, hindi man lagi na katulad at akma doon sa aming hinihiling, subalit higit na mabuti ang iyong pagtugon, Panginoon, sa amin. Salamat po maging sa mga karunungan, kalakasan sa bawat araw, sa proteksyon, sa pagsubaybay sa amin, sa paggabay sa amin. Salamat dahil kahit yung mga maliliit na bagay na sa amin ay palagian na lang na aming naranasan, Panginoon, ay amin pong ipinagpapasalamat sa iyo dahil ito po'y gawa mo sa buhay namin. Salamat din po, Panginoon, maging sa mga pagsubok at problema ng buhay na aming kinakaharap. Tunay po na higit kang malakas, higit kang malaki sa anumang problema ng aming buhay. Salamat dahil nagtatagumpay kami dahil sa lakas na binibigay mo sa amin. Sa umaging ito, Panginoon, sa pamamagitan po ng pagkapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyo pong igawal sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat ang iyo pong basbas at pagpapala. Purihin po ang Panginoon dahil narito po kayo at tayo po ay sama-samang sasamba at sama-samang mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kung kayo po ay may banal na kasulatan, buksan po natin sa Marcos chapter 10 verse 42 hanggang 45. Sabi po ng salita ng Panginoon, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itunuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila.
at ang kagustuhan ng nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo ay nanais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi lamang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos na dakila at banal, makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming dumutulog sa iyong banal na trono. Patuloy po namin dalangin ang iyong pagkilos, pagsama sa aming pagbubulay ng iyong mga salita. Ikaw na aming Diyos, na aming Panginoon, na aming tagapagligtas, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa araw na to, talagang ano, sa panahon na to, talagang napakainit po, no? At kanina, pawis na kahit na sabihin, nakabukas na yung ating lahat ng ating aircon, mainit. So, mas lalo, no, sa labas, mainit talaga. Kaya, mahirap, no, sa panahon na to na sa ating buhay ay, ano, kumikilos tayo. Kaya sabi dun sa DepEd, planong ibalik na lang yung pasukan sa dating niyang date na June dahil mahirap talaga na magklase ng ano, napakainit. So, yung transition niya, naabutan ko nung nag-aaral ako sa CABSU. At nung summer talaga, sobrang init at tinatamad din yung mga prof na magturo. Kaya ang ginagawa na lang nila ay ano, nagpapa-activity. Puro activity na lang yung ginagawa namin. At yung prof namin, magpapaalam, pupunta dun sa baba, dun sa office nila kasi sila naka-aircon. Eh, dun sa CABSU, wala. Iba yung aircon, heater. Kaya pawis na pawis. Kaya yun yung plano, pero medyo mahirap yung transition na yun. Medyo matagal din. Siguro abutin din ng 2 years para maibalik sa dating date ng pasukan. So, yung binasa po natin ay isang mga salita ng Panginoon na kung saan maraming beses na itinuro ng ating Panginoon sa mga disipulo ang pamumuno sa kanyang kaharian ay nangangailangan ng pagpapakumbaba at kahandaang magpasakop sa Diyos at maglingkod sa iba. Pinaglilingkuran natin ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Yung word na servant sa word ng Greek ay diakonos, na kung saan doon kinuha yung word na deacons or deaconess. Kaya yung duties ng mga deacon o deaconess sa church ay talagang mag-serve, no, sa mga member. Kaya minsan itong mga deaconess at mga diakono, sila yung mga nagdadalaw. Kapag hindi po kayo naka-attend ng ilang Sunday, inaalam nila, ito yung dadalawin natin. So, wag po kayo matakot pag kayo po ay dinalaw ng ating mga diakonisa. So, kahit wala po kayong problema, ay problema. Kung wala man kayong mahihanda na merienda, okay lang po sa kanila yon. Dahil alam po nila na yun po yung kanilang tungkulin. Tawag po sa kanila servant of the church. At inaalam din po nila kung may mga pangangailangan or pwede pong makatulong sa kanila. Katulad nung ibang mga family na naghahanap ng mga trabaho, sila po yung pwedeng tumulong sa inyo. At meron naman po tayong mga kapatiran dito na may mga matataas ang posisyon, no, sa work na pwedeng makatulong para maipasok sila sa trabaho. So, itong mga servant na to ng Panginoon, na lingkod ng Panginoon, ito yung duty nila. No, tayo bilang mga anak ng Diyos na kumilala sa Kanya, dapat tayo yung maging servant ng ating Panginoon. No, sa ating mundong
kalagayan, ang kadakilaan ng isang tao ay madalas sinusukat po sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang mga ari-arian, katanyagan at posisyon. Kaya kung kaya mong hingi ng serbisyo ng iba, sikat ka na. Sa kultura nating makasarili ang mentalidad na ako muna ang siyang umiiral dahil dito hindi popular ang konsepto na maglingkod sa kapwa. Kaya yung ating mga leader sa ating bayan ay occupied lang ng iilang family. So, tinatawag silang political dynasty. Kasi ang tawag sa kanila ay public servant, pero ang paglilingkod nila ay hindi naman natin nakikita na talagang sila ay naglilingkod sa atin. No, ang ilan sa kanila ay naglilingkod lang sa sarili nila, sa negosyo nila, sa family nila. Kaya pag merong mga kilala tayo ng mga politiko na yung mga anak nila ay nasasangkot sa corruption, natatabunan at nagagawa ng paraan kasi sila yung naandoon sa posisyon. Sila yung may kapangyarihan. Ito yung mga tao, no, sa paligid natin, yung mga leader na namumuno sa atin. Pero iba po tayo, no? Tayo po ay mga lingkod ng Panginoon, no? Subalit kay Jesus, ang kadakilaan ay nasusukat sa paglilingkod, hindi sa estado ng buhay. Sinusukat ng Diyos ang kadakilaan mo sa dami ng mga taong pinagsisilbihan mo, hindi sa dami ng mga taong nagsisilbi sa'yo. Ito talaga ang taliwas sa konsepto ng mundo. Tungkol sa kadakilaan, kaya nahihirapan na maunawaan natin ito. At kung mahirap maunawaan, mas lalong mahirap isagawa. So, mas mahirap natin gawin ang maglingkod sa iba. So, sa panahon ni Jesus, doon sa binasa natin, doon sa mga unang verses, merong dalawang alagad ang lumapit sa ating Panginoon. At sila ay may request. Lord, pagdating doon sa kaharian mo, pwede ba na yung isa, ako sa kanan, yung isa sa kaliwa? At nagulat ang Panginoon doon sa request ng dalawang alagad. At sabi ng Panginoon, hindi nyo nauunawaan ang inyong sinasabi. Ang sabi ng Panginoon, meron ng mga taong no, wala akong kapangyarihan na maglagay. Meron ng nakalaan kung sino yung nakaupo doon. At lumipas ang maraming panahon at dumating sa panahon natin ngayon na ang mga pamunuan sa iba't ibang denomination at sila po ay nag-aatubili, no? Na sila ay mailagay din sa mga posisyon. Akala nung iba, yung politika, yung politics, nangyayari lang sa mga posisyon natin. Pero even sa church, may mga politika rin pong nangyayari, no? Palakasan, ganyan, may nambabraso, may mga kumukuha na mga lingkod na dapat hindi sana ililipat, pero meron pong mga politika rin ang nangyayari dahil sa mga hangarin nila, sa sarili nila na mailagay sa posisyon. Pero hindi po yun ang tinuturo ng ating Panginoon. So sabi doon, maging alipin. Hindi to yung alipin na ikaw ay nakatali, no, sa isang tao at wala ka ng ibang magawa kundi sundin siya, kundi alipin ng Panginoon o lingkod ng Panginoon. Ikaw po ay instrumento ng Panginoon para maipadama sa mga tao, sa ating mga kapatid, yung pagmamahal na nais ng ating Panginoon. So marami pong aklat ang naisulat kung paano ang pamumuno, yung leadership, pero konti lamang yung naisulat para sa servant leader. Konti lang. Dahil talaga yung likas sa tao, ang gusto nila sila yung nasa posisyon. Kaya ngayon, dati po nung kami ay high school, pag tinatanong, sino dito yung gusto mag-aral ng college? Mga tatlo lang. No? Dahil noon, hindi pa uso yung mga scholar ng bayan. At bihirang-bihira yung nagkakaroon ng masteral degree.
DH. Yon, PhD pala. Sabi nila puro hangin lang ang laman, yun sabi. Sabi ng iba. Yan, pero sa ngayon, marami ang nakakapag-aral na ng kolehiyo. At mapalad tayo, no? Sabi ng isang businessman na mga after 5 to 10 years ang mga Pilipino, yung mga generation, mga professional, hindi na mga laborer. Kasi sa ibang bansa, napakamahal ng tuition bago ang makapag-aral ng college. Pero ngayon, hanggang masteral, hanggang PhD, may mga scholar na ino-offer, no, ang ating government at ang ibang mga private sector. Yan. So, nakakatuwa. At dapat tayo na mga Kristiyano, okay lang, no? Maganda yon na tayo ay makapag-aral, tayo ay tumaas ang posisyon, pero hindi ibig sabihin, pag mataas na yung posisyon natin, nagbabago na yung ating mga character. Parang hirap nating abutin. Mahirap na tayong bumaba at hindi na tayo makapaglingkod sa ating kapwa. Kahit mabago na yung ating mga tao na dating kinakasama, hindi pwedeng magbago yung paraan ng ating pakikipagkapwa at paglilingkod sa ating Panginoon. Ang kaalaman mo tungkol sa iyong kakahiyahan at kaloob ay mahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Subalit, higit na mahalaga ang magkaroon ka ng puso ng isang lingkod. Totoo naman po na dapat ang isang lingkod ng Panginoon ay may kaalaman, equip, no? Siya ay dumaan sa training para kapag siya ay naglingkod sa Panginoon, tama yung kanyang gagawin, mabuti yung kanyang gagawin. Pero yung pinakamahalaga doon, yung puso mo sa paglilingkod. Bakit mo ba yon ginagawa sa Panginoon? O bakit mo ba yung ginagawa sa iyong kapwa? Ano, tayo ay dapat servant ng Panginoon. Hindi lang dahil sa mga kayanan o gift na meron tayo na ipinagkaloob ng Panginoon. Tandaan po natin, tayo po ay hinubog ng Diyos para sa paglilingkod, hindi para sa pagiging makasarili. Kung wala kang puso ng isang lingkod, matutukso kang gamitin ang iyong kakayahan para sa sariling kapakinabangan. So may mga leader or mga Christian na kung saan, no, yung mga talento nila, no, ginagamit lang nila para sa sarili nila. So natatandaan ko, meron kaming inatina na isang seminar. Hindi ko na sasabihin yung church, pero dito po sa Cavite City. Tumugtog mga puro kabataan, tugtugan sila. So hindi namin alam na yung mga babae pala ay mga lovers nila doon sa harapan. Pagkatapos nila tumugtog, nandun kami sa pangalawang row. Lumapit ng mga praise and worship team. Sabi nun sa mga lovers, okay ba yung tugtog ko? Okay ba yung ano namin? Sabi ko, kakaiba pala sila, no? Minsan, nangyayari po yun na yung talento natin, yung kakayahan natin, ginagamit lang natin sa pang-sarili nating kapakinabangan. So, matutukso ka rin gamitin itong dahilan para hindi tugunan ang ilang mga pangangailangan. So, minsan sasabihin mo, Pastor, hindi po ako equipped dyan. Hindi ko po alam paano magturo. Hindi ko po alam paano mag-recite. No? Iba yung aking kakayanan. Pero alam po natin, kapag tayo ay lingkod ng Panginoon, dapat tayo ay ready, no, sa paglilingkod sa Panginoon. Kung walang available at ikaw yung naandun, ikaw yung gaganap ng gawain ng Panginoon. Mag-a-adjust ka. Madalas sinusubok tayo ng Diyos sa ating mga puso sa magitan ng pagbibigay ng ating mga gawain na hindi naayon sa ating kakayahan. Posible pong iukol mo ang iyong buong buhay sa paglilingkod sa iglesia nang hindi ka nagiging tunay na lingkod. Dapat ay may puso ka ng paglilingkod. May mga tao, napakatagal na, no, sa church na naglilingkod, pero hindi mo masasabi na siya ay tunay na lingkod ng Panginoon.
No, ang tanong po, paano kumikilos ang tunay na lingkod ng Diyos? Una po, sabi po dyan, ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay laging handang maglingkod. Hindi inuubos na mga lingkod ang kanilang oras sa ibang gawain na maaaring makalimita sa kanilang kahandaang magsilbi. So, kung tayo po ay leader, lingkod tayo ng Panginoon, merong task na binigay sa atin, no, ang ating pastor, ang ating mga leader ng church, alam natin paano natin i-manage yung oras natin. Kasi kapag hindi natin na-manage yung oras natin, maibibigay po natin sa ibang bagay na kung saan maisasakripisyo po natin yung gawain ng Panginoon. Yung mga lingkod ng Diyos, gusto nilang makapagsilbi agad sa sandaling sila ay kailanganin. Lagi po silang handang maglingkod sa Panginoon. No? Katulad po ng isang sundalo, ang isang lingkod ay dapat na laging handa para sa kanyang tungkulin. Siguro narinig nyo na yung red alert. Kapag red alert, lahat ng sundalo, no, sa buong Pilipinas, yung mga nasa barracks, lahat sila gising yan. Lahat sila nakahanda. Kasi tatawag yung mga commander kung saan sila dapat i-deploy. Merong threat. No, lalo na dun sa South China Sea na hanggang ngayon hindi pa rin matapos-tapos yung territorial dispute natin. Kinakawawa tayo nung China. Pero meron pong mga marine doon. Ilan lang sila. Naandun sila, no? At yung barko na kanilang sinasakyan doon, hindi gumagana, bulok, nakalutang lang para lang bantayan yung ating territory. Dapat ang isang lingkod ng Diyos ay lagi pong handa. Sabi po sa Timothy chapter 2, verse 4, sabi po dyan, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang magbigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. So, bakit ba tayo naglilingkod sa Panginoon? No, hindi dapat para sa tao, kundi para sa ating Panginoon. Gusto natin siyang bigyan ng kapurihan sa lahat ng ating ginagawa. Kung maglilingkod ka lamang kapag ito ay maginhawa para sa iyo, hindi ka isang tunay na lingkod. Ginagawa ng mga tunay na lingkod ang dapat gawin kahit mahirap at hindi maginhawa para sa kanila. So yung mga leader po natin, minsan may sakit yan. Minsan may mga nararamdaman, pero kung kailangan magdalaw, kailangan pumunta, binabaliwala nila yung kanilang nararamdaman. No? Doon sa aming core group, sa aming young pro, pag may naka-assign na devotion, sinasabihan ko na agad yung susunod. No, kasi pwedeng mangyari na hindi makarating o magkasakit o anumang sitwasyon yung mangyari. No, yung susunod, mayroong magtuturo. Mahirap kasi yung lingkod tayo ng Diyos, hindi tayo handa. Hindi tayo ready. Hindi pwedeng mapabayaan ang gawain ng Panginoon. No, ikaw ba ay handang magpagamit sa Diyos sa anumang oras? Maari ba niyang pakialaman ang iyong mga plano nang hindi sumasama ang iyong loob? So, bilang isang lingkod, hindi ka makakapamili ng panahon at lugar sa pagsisilbi mo. Ang pagiging lingkod ay nangangahulugang isinusuko mo ang iyong karapatang kontrolin ang iyong schedule at hayaan mong baguhin ng Diyos ang anumang oras na naisin mo. Para naman po sa bawat isa, no, na mga bago pa lang mananampalataya, minsan naririnig ko to, hindi pastor, hindi po ako makakarating sa church kasi meron pong relatives so may dumating sa bahay. Pastor, susunod na lang po ako magtuturo kasi po nagkasakit yung anak ko. Ganyan. Pero may paraan para hindi masakripisyo yung gawain ng Panginoon. Katulad nung pagbisita ng inyong mga relatives, pwede nyo sabihin, pwede ba na after
after lunch na lang, kasi pupunta kami sa church. Sasamba kami sa Panginoon. Kung dumalaw naman po sila ng Sabado, sabihin nyo, sama kayo sa ano, sa church, simba tayo. Sa Jollibee na lang tayo kumain. Or umorder na lang tayo ng food. Dahil alam natin, marami na, no, na pwedeng mag-order ng food. May paraan para hindi natin isakripisyo ang gawain ng Panginoon. Bilang mga anak ng Panginoon, priority natin ang sumamba sa Kanya every Sunday. Kaya sabi ko sa kapatid ko, pag may mga lakad tayo, wag niyong itatawang kung pwede lang, wag Sunday. Dahil hindi ako pwedeng mawala sa church, kailangan ako sa church. Dahil ito yung priority ko, maglingkod ako sa ating Panginoon. Kaya minsan nangyari, isang best lang, pero okay. Kahit isang best ng isang Sunday, wag lang lagi. Dahil alam natin, no, tayo ay lingkod ng Panginoon, kailangan tayo sa church. Kung sa simula ng bawat araw mo at ipapaalala mo sa sarili mo na ikaw ay lingkod ng Panginoon, hindi ka masyadong maiinis kapag nagkaroon ng mga pagbabago o plano o schedule sa araw na iyon, dahil ang agenda mo, ang anumang nais ng Diyos na inalagay sa iyong buhay. Para sa mga tunay na lingkod, ang mga abala ay pagkakataong ibinibigay ng Diyos upang tayo ay makapag-ministeryo. So, maligaya nilang isinasagawa ang paglilingkod sa mga pagkakataong iyon. Ang mga tunay na lingkod ay tumutugon sa mga pangangailangan. Ang mga lingkod ay laging abala sa pagkakataong makatulong sa iba. Parang sabik sila, oh, kailangan natin puntahan si kapatid na dyan. Kailangan natin dalawin. Meron siyang sakit, kailangan natin siyang ipag-pray. So, ganun po ang mga lingkod ng Panginoon. Ang mga lingkod ay laging abala sa pagkakataong makatulong sa iba. Kapag may nakita silang pangangailangan, agad nilang tinutugunan ito. Paano kumilos ang tunay na lingkod ng Diyos? Una po, ang mga tunay na lingkod ay laging handang maglingkod sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? So, pangalawa po, ang mga tunay na lingkod ay tapat sa kanilang ministeryo. Ang mga lingkod ay maaasahan tapusin ang kanilang mga gawaing isinakatuparan, ang kanilang tungkulin, tuparin ang kanilang mga pangako at kumplituhin ang kanilang tinalagang gawain. So kapag kayo po ay nabigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos, ito po ay isang opportunity sa atin na tayo po ay makapaglingkod. Dapat maging tapat tayo doon sa task o ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So hindi tayo basta napili lang. Nakita ng mga leader ng church na kaya mo, capable ka, may kakayanan ka, nagampanan yung tungkulin na ibinigay sa'yo. Hindi nila iniiwan ang nakatiwangwang ang kanilang mga trabaho at hindi sila sumusuko kapag pinanghihinaan na sila ng loob. Sila ay mapagkakatiwalaan at maaasahan. Minsan, sa long term ng leadership, 3 years po yan eh. Pero maraming iba, no? Minsan sa atin, nangyayari din, no? Wala pang isang taon, suko na, ayoko na. Hirap eh. Ang hirap din palang nasa ministry. Totoo po yan, no, mga kapatid. Mahirap din pong maglingkod sa Panginoon. Pero kung tayo po ay magpapatuloy, tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, sapat po yung biyaya ng Panginoon, yung kalakasan ng Panginoon ay pagkakaloob sa atin para tayo ay magtagumpay sa anumang mga kinakaharap po natin sa buhay. Ang katapatan ay isang pambihirang katangian. Ikaw ay maging faithful. Isa to sa mga dapat requirements or character ng isang lingkod ng Panginoon. Kaya pag pinag-usapan po natin sa trabaho na may kinalaman sa mga pinansyal, ang number one na hinahanap dito yung faithful, mapagkakatiwalaan.
Kasi maraming pagkakataon na yung ibang mga family, even sa mga Christian family, kumukuha sila ng katulong sa mga kasama sa bahay. Pagbalik nila, wala na yung rep, wala na yung TV. No? Kaya gusto nila merong mag-i-endorse sa kanila eh. Meron ka bang kakilala na ano, mapagkakatiwalaan? Kasi mahirap maghanap ng taong mapagkakatiwalaan. Kapag ikaw ay nagtatrabaho sa corporate company at sinabi sa'yo ng boss mo, etong work na to, para sa'yo to, dapat maging faithful ka. Hindi yung di natin siseryosohin yung trabaho na yon. Binigay sa atin yun ng boss natin dahil alam niya, kaya natin. Nakikita niya mapagkakatiwalaan tayo. At tayo mga Kristiyano na worker, dapat mapagkakatiwalaan tayo sa trabaho natin. So, pag pinag-usapan naman po natin yung relationship, ito po, isa din sa mga number one na hinahanap ng mga, especially ng mga babae. Ano bang gusto mo sa lalaki? Gusto ko yung faithful. Gusto ko yung may ministry. Pero ibang faithful yung kanilang natagpuan. Hindi pala faithful sa Panginoon. Sa iba faithful. Kaya mahirap. No? Dapat ang isang Kristiyano, ang isang lingkod ng Diyos, ang katangian niya, mayroon siyang katapatan. Karamihan sa atin ay may hindi alam sa tunay na kahulugan ng commitment ang pagtatalaga sa sarili upang gawin ng isang bagay. So, madalas po nangyayari sa church, maraming mga anak ng Diyos na pumapasok sa ministry, tanggap lang ng tanggap ng mga ministry. Oh, kaya ko yan. Pwede ako dyan. Pero, pagkatapos ng mga ilang panahon, ayaw na. No? Hindi man lang nagpapaalam ng maayos. Kaya yung darating yung linggo na parang nahihirapan yung church. Sino yung sino magtuturo sa mga bata? Sino yung magtuturo ng sayaw? Sino mangunguna sa praise and worship? No, kasi yung mga nag-volunteer, hindi pala sila faithful. No, gusto lang nilang mapasama sa ministry. Kulang pa sila sa katapatan, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ang tanong po, ikaw po ba ay maaasahan sa paglilingkod sa Panginoon? May mga pangako ka ba ang kailangan mong tuparin? O mga commitment na dapat mong tapusin? Kapag binigyan ka ng ministry, maglingkod ka ng tapat sa Panginoon hanggang sa matapos mo iyon. Kaya sinabi po sa Matthew chapter 25 verse 23, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka ng kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga, makihati ka sa aking kagalakan. So yun po ang sabi ng ating Panginoon. Di ba napakagandang marinig na ang Diyos mismo, ito yung sasabihin sa atin. Kaya yung paglilingkod ay isang pagsubok. No? Sinusubukan tayo ng Diyos sa ating katapatan. Kapag nakapasa tayo, pwede tayong sabihan ng Panginoon, ikaw ay tunay na lingkod ng Panginoon. Ang mga tapat na lingkod ay hindi nagre-retiro. Sila ay naglilingkod ng tapat habang sila'y nabubuhay. So, pwede kang mag-retired sa iyong profession, pero hindi ka pwedeng mag-retired sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? No, kahit tayo ay may mga edad na, pwede pa rin tayong maglingkod sa ating Panginoon. Mababawasan yung mga pwede nating gawin, pero hindi mawawalan. Ibig sabihin, meron at merong tayong pwedeng gawin na paglilingkod sa ating Panginoon. Pangatlo po, ang mga tunay na lingkod ay hindi nagpapapansin. Pakiulit nga po. Babasa po ulit. Yan. No?
ang mga lingkod na hindi nagpapasikat o tumatawag ng atensyon sa kanilang sarili kapag sila ay napaparangalan dahil sa kanilang pagsilbi, tinatanggap nila ang papuri ng may kababaang loob pero patuloy pa rin silang naglilingkod. So marami pong mga, marami na po akong nakasama at marami na rin po akong nakita na mga naglilingkod sa Panginoon. No, sila po ay yung mga hindi tunay na lingkod. Yung iba nagpapasikat lang. Yung iba nagpapapansin lang. Makikita mo, no, sa buhay nila na hindi naman talaga sila mga lingkod ng Panginoon. So, binalaan ni Pablo ang isang uri ng paglilingkod na mukhang espiritual ngunit isang pagkukunwari lamang. Isang palabas na ginagawa para makuha ng atensyon. Ang tawag rito ay paglilingkod para mapansin. So alam natin niya, meron diyang gusto tumutulong, kunwari tumutulong, pero reklamo ng reklamo. Maraming gustong mangyari. Gusto yung agenda niya yung masunod, hindi yung agenda ng Panginoon. No, ayaw makinig. Ginagawa kung ano yung gusto niya. Yan po yung mga makikita po natin sa mga nagpapapansin lang, mga hindi naman lingkod ng Panginoon. No, para pong mga Pariseo, no, yung mga Pariseo po sa panahon ni Jesus, sila po ay tumutulong, nagbibigay ng mga tulong sa iba, maging sa kanilang panalangin, ginagawa nilang isang palabas para mapanood ng maraming mga tao, yung mga unang religious leader sa panahon ni Jesus. Kaya nung dumating ang Panginoon, nabisto, no? Naliwanagan yung mga tao sa mga, tungkol sa mga para sa iyo, ito yung mga lingkod ng Panginoon na dapat na hindi nyo gayahin. Kasi sila yung mga lingkod na gusto lang sumikat o gusto lang magpapansin. Kaya tayo bilang mga lingkod ng Diyos, kung gusto natin, ang tungkulin po natin ay maglingkod, hindi magpasikat. Ang dapat makita sa atin ng Panginoon, mapansin sa atin at sumikat sa buhay natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kahit ikaw ay magaling, mahusay ka, ang pagbubunga ng ministeryo ay nanggagaling sa Panginoon, hindi dahil sa galing mo. No, ang pagbabago ng buhay ng isang tao ay hindi manggagaling sa husay ng pagtuturo mo, kundi sa pagkilos ng Diyos, pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng taong iyon. Tayo ay lingkod ng Panginoon, pero hindi manggagaling sa atin yung pagbabago, kundi sa ating Panginoon. Kaya dapat makita, sumikat sa buhay natin ang ating Panginoon. At alam ko, meron naman po tayong karunungan. May kita po natin, no, sa mga lingkod ng Panginoon na nakikita sa buhay nila na sila po ay mga tapat, tunay na lingkod ng Panginoon. May kita po natin na yung kanilang ginagawa ay para sa Panginoon. Kaya nagagalit si Jesus dito sa mga Pariseo nito doon sa kanilang mga ginagawa. Kasi yung iba nadideceive nung mga Pariseo, yung mga tao nung panahon ni Jesus. Kaya nung dumating si Jesus, naliwanagan ang mga ibang tao tungkol sa mga peking lingkod ng Panginoon. Sabi po sa Mateo chapter 6 verse 1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo na mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Ang pagbubuhat ng sariling bangko at ang paglilingkod ay hindi maaring pagsamahin. Ang mga tunay na lingkod ay hindi nagsisilbi para papurihan o parangalan ng iba. Nabubuhay sila para sa isang manunood. So lagi nating iniisip na yung ginagawa natin ay para sa Panginoon. Kaya kung tayo po ay mga simpleng member lang, paano tayo maglilingkod sa Panginoon sa mga simpleng bagay?
No, wag meron tayong may mga tao lumalapit sa atin, pwede natin sabihin, pwede kitang ipanalangin. Pwede kitang tulungan. No, simpleng bagay. Magpakita tayo ng mabuting pakikitungo sa kanila. Pwede na nilang makita na tayo ay mga anak at lingkod ng Panginoon. Dahil kung gusto natin maglingkod sa Panginoon, hindi to basta na magiging lingkod tayo. Alam natin, kailangan dumalago tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. So, sa kasamang palad, marami pong mga leader ng iglesia ang nagsisimulang bilang lingkod pero nagiging mga sikat na personalidad at sa bandang huli, sila ay nagugumon sa atensyon. At di nila napapansin ang pagiging sikat ay pumubulag sa kanila. Kung aware po tayo, marami pong mga preacher, maging mga leader ng church, bumabagsak. Kasi yung tao, pinupuri sila at natutuwa sila. Tinatanggap nila yung praises ng mga tao at hindi na tinataas ang ating Panginoon. No? Pinaalalan tayo ng salita ng Diyos. Sabi po no, sa Bible, yung nagmamataas, ibabagsak ng Panginoon. Tinuturuan tayo na lagi tayong nagpapakababa. Ano man yung ating kalagayan sa buhay, ano man yung ating posisyon sa paglilingkod sa Kanya. Ang pagiging sikat ay hindi importante sa mga tunay na lingkod dahil alam nila ang kaibahan ng katanyagan at kahalagahan. So hindi tayo yung mga lingkod ng Panginoon. Kahit hindi mapansin, okay lang. Alam po natin, maraming lingkod ng Panginoon ang hindi napapansin yung kanilang ginagawa. Maraming lingkod ng Panginoon na sobrang hirap ng sakripisyong ginagawa nila, pero hindi napapahalagan yung ginagawa nila. Pero nagpapatuloy po silang naglilingkod sa Panginoon dahil para sa kanila, mahalaga to. Ito yung pagkatawag sa akin ng Diyos. Maglingkod ako sa Kanya. Hindi yung sumikat. No? Hindi yung maitaas yung sarili, kundi mapaglingkuran ang Panginoon. Ang mga bahagi ng katawan mo na kapag nawala ay mabubuhay ka pa rin, ang mga bahagi na siguradong ikamamatay mo kapag nawala ay nakatago at hindi nakikita. No, kung yung kamay po natin, maputol yan. Okay lang. Makakapaglingkod pa rin tayo sa Panginoon, buhay pa tayo. Maputol yung binti natin. Makakapaglingkod pa rin tayo sa Panginoon. Pero kung mawalan tayo ng puso, mawalan tayo ng baga, hindi na tayo mabubuhay. Kasi napakahalaga ng function nun sa katawan natin na hindi pwedeng wala yon. Hindi tayo mabubuhay. Mga main organ. No, katulad din ng katawan ng Panginoon, ang pinakamalagang uri ng paglilingkod ay madalas na ginagawa ng walang nakakakita. Tayo ay naglilingkod sa Diyos. Di naman natin nakikita ang Panginoon, pero kinikilala natin siya bilang Panginoon ng ating buhay. Kaya kahit alam natin na hindi pinahahalagaan yung ginagawa natin, naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Pinapapurihan natin ang Panginoon sa ating paglilingkod. At sa ating pong pangwakas, sabi po sa Corinto chapter 15 verse 58, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyo na di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. O, isipin niyo po, kung meron lamang 10% na mga Kristiyano sa buong mundo ang magiging seryoso sa pagganap ng kanilang papel bilang tunay na lingkod ng Panginoon, napakalaki po ang magagawang pagbabago at kabutihan nito sa ating mundo. Ang tanong, handa ba tayo mga kapatid na mapabilang sa kanila? So hindi po mahalaga ang edad, hindi po mahalaga ang kalagayan natin, hindi po mahalaga ang kakayahan natin na magamit tayo ng Panginoon. Gagamitin kayo ng Diyos kung magsisimula kang mag-isip at kumilos
ng tulad ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang umaga po sa ating lahat. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang magsama-samang magpuri sa iyo at patuloy na maranasan ng iyong presensya. Gayun din, Panginoon, marinig namin yung iyong mga salita na nagpapaalala, Panginoon, sa amin ang kahalagahan ng paglilingkod. Tunay po, O Diyos, na nawa makita mo sa puso ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa, na ang aming naising maglingkod ay nararapat sa iyong harapan, at patuloy po, O Diyos, na tumawag ka pa ng maraming mga anak mo na magnanais pat magkakaloob ng kanilang mga buhay bilang paglilingkod po sa iyo. Purihin ka po, dakilang Ama, samahan mo kami sa aming pag-iwahiwalay pa uwi sa aming mga tahanan. Nadalangin namin, Panginoon, ay patuloy po na pagpalain kami, samahan, Panginoon, sa buong isang linggong darating, ano man ang aming gagawin, ikaw po ang aming maging patnubay, ikaw din ang aming mabigyan ng luwalhati at parangal. Purihin ka, dakilang Diyos, at tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ng aming dalangin. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ng pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisa at kaaliwan buhat sa banal na Espiritu mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.